Magandang gabi po sa lahat po ng mga kapatiran po natin dito po sa loob ng sanctuary at sa lahat po ng naka-engage po ngayong gabing ito sa mga nanonood sa kanilang tahanan dito po sa Pilipinas. And good afternoon, good morning po sa mga nasa ibang bansa. Salamat po sa ating pong patuloy na pagtangkilik ano po sa gawain ng ating pong Panginoon. Kindly share our link this evening para marami po ang makinabang sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Napaka-importante po ng topic na ating pong pag-aaralan sa gabing ito because we are in the last days. It is very, very important that our spirits are alert ano po, and we can discern our times today. Pwede po bang samahan ako ng bawat isa na tumayo sa lahat po ng nandito po sa sanctuary? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! We are so much grateful to the Lord. Thank you, Jesus. Welcome home. Welcome to the presence of God. Nagpapasalamat tayo na bagamat sa buong maghapong ito, tayo'y nagpagal. In the presence of the Lord, there is rest. We have a haven. Pwede po tayong magpahinga sa kanlungan ng ating pong Panginoon. And the victory that we celebrate today, we celebrate it in the presence of God. Samahan niyo po ako sa pagbukas ng inyo pong mga Biblia dito po sa Pahayag, Kabanatang Una, sa unang talata hanggang ikawalo. Revelation chapter 1 verses 1 to 8, ganito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Ito ang pahayag na ibinigay ng Diyos kay Hesukristo at sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya. Ang layunin ng pagpapahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Verse 2, ito ang patotoo ni Juan sa lahat ng nakita niya tungkol sa mensahe ng Diyos na ipinahayag naman ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito, at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. Mula kay Juan para sa pitong iglesia sa lalawigan ng Asya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Ito'y mula sa pitong espiritong nasa harap ng kanyang trono at mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Inibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang lahi ng mga pari na naglilingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganun nga ang mangyayari. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Amen. Sige po, malakas na palakpak sa ating pong makapangyarihan at buhay na Diyos. We honor you, Lord God. We give you praise. Oh, we revere you, O God. We stand in awe before your holy presence this evening. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat kami po'y malayang nakakadako sa banal na presensya ng aming Panginoon. Maraming salamat sa pag-aalay ng iyong buhay nang dahil sa iyong dugo, nagkaroon ng paglilinis sa aming pagkakasala. Kung kaya't maging sa gabing ito, malaya po kaming makapanahan sa banal na presensya
ng aming Panginoon. Ito po ang aming takbuhan, O Diyos. Your presence is haven to us. We can take rest, O Lord, in your holy presence. Every time that we are tired, O God, of this race, Lord, every time that we need strength, every time that we are weak, we can count on the presence of God because you are always there to strengthen us and to empower us. And every time, O Lord, that you give victory to us, O Father, we can really celebrate in the presence of the Holy God. And most importantly, O Father, we can encounter you today, O Jesus, because, O Father, of an open heaven. Salamat. Malaya po naming makakapaniig ang aming banal na Diyos. Salamat. Malaya po naming ipapahayag ang aming pong pasasalamat sa inyo sapagkat kayo'y tunay na dakila, tunay na matapat, wagas kung ikaw ay umibig sa bawat isa sa amin. Kaya ang puso namin, ang spirito namin, palagi pong bumabalik sa presensya ng aming Panginoon upang ibigay sa inyo ang parangal na karapat dapat sa inyo. Salamat sa pagkakataong ito na malaya po naming matutunghayan ang inyong mga salita. Katulad ng aming binasa, mapalad ang sinumang nakakarinig ng propesiyang aming pong mapapakinggan sa gabing ito. Mapalad ang sinumang nakikinig at isinasagawa ang mga bagay na ito sapagkat ang aming mga spirito ay mananatili pong buhay, O Diyos, masigasig, hindi tutulog-tulog. Bagkus, Panginoon, our spirit are alert to the things that are happening in our times today. And because we are not complacent, because it is your spirit that quickens us, O Father, we will continue to do whatever you will in our lives, O God. Your will always be fulfilled in the lives of those whom you have touched. Maraming salamat po sa lahat ng gaganapin po sa gabing ito. Kami magbubunyi, magdiriwang, magsasaya, patuloy na ipapahayag ang mga papuri na laan lamang sa aming buhay na Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus at tayong lahat po ay magsabi ng malakas na amen and amen. Hallelujah! Come on, church, let's get to praise Him. Hallelujah, Jesus. We welcome you in this place.
Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of the Spirit, washed in His blood. And this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the written, Jesus Christ.
Tagapagligtas. And in that day, we will continue, O God, to celebrate your goodness, O
Father, your faithfulness and your great work of redemption upon our lives. We honor you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. God is good. Napakagandang kwento ng mga niligtas ng Panginoon. Tayo po ay may buhay na pag-asa. Bagamat nakikita po natin na sa ating mundo ang daming kaguluhan, ang daming kasalanan, no? Naglilitawan yung iba't ibang klase ng kasalanan. There is a flood of filth in the world today. There is so much evil. And yet, we have this blessed hope in Christ. Amen? Sige po, bago po tayo umupo, pwede po bang magpahayag tayo ng pag-ibig sa ating pong mga kapatiran na naririto po sa sanctuary. Let us encourage one another with the love of Jesus. Batiin po natin ang bawat isa, ipahayag ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Thank you, Lord. Pagmasdan po na tayo po ay nagkakaisa sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sige po, pwede na po tayong maupo. And let us prepare our love offering, our tithes, and our pledges this evening. Ipagpatuloy po natin yung ating pong pagbibigay kaluguran sa ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng ating paghahandog. Let's all pray. Thank you, Lord. Napakabuti po ninyo sa bawat isa sa amin sapagkat winasak na, Panginoon, ang anumang uri po ng poverty sa aming pong buhay. Thank you, Lord God, that all of us who have been blessed in Christ, we experience an open heaven. Ipinagkatiwala po ninyo yung mga bagay na financial sa bawat isa sa amin. And we know, O Father, that it is required for stewards to be faithful. Kung kaya patuloy po kaming magtatapat, Panginoon, sa pagsuporta sa gawain po ng aming Panginoon dahil sa puso namin, nais namin na lalong sumulong ang kaharian ng aming Panginoon. It is our desire, O Father, that many will be touched through the preaching of the gospel of Christ. And tonight, O Father, we offer this, O Lord, as an expression of our overflowing love unto the Lord. Hayaan niyo po, Panginoon, ang lahat ng nagtatapat, Panginoon, sa inyo ay maranasan po ang lubusang pagpapala ng aming pong Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa po ay magsabi ng amen and amen. Praise God. Okay, maraming salamat po sa ating pong paghahandog. Salamat po sa pagsuporta sa gawain po ng ating Panginoon. Mga ilang announcement po, ano ho, sa darating na Tuesday and Wednesday, that is 31 and November 1, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong morning watch. Ano ho, hindi po natin hihintuan yan. At ganun din po sa ating pong midweek service, that is November 1, meron po tayong live streaming ng ating pong service. So meron pa rin pong service ng Wednesday. Live stream po yan, okay?